Hello mga kanami. Ito tayo ngayon. Ituturuin tayong bata. Papakita ko sa inyo kung paano ang style ko. Style ni Doc Peter. Ano? Bibigay tayo ng anesthesia around 5cc. No, at titira tayo sa may pudendal nerve. Hanapin natin yung groove. At tayo tuturok doon sa may symphysis pubis. Bibigay tayo naman around 1.5 or mga 15 ml. Tapos titilid tayo kasi mayroong branches yan dito sa may pudendal nerve dito. At mag-spread yan dito. Titira tayo ng another one, ng another 1 ml, 1.5 dito kabilang gilid. Kung makita yung needle natin, papunta rin sa shaft kasi may nagsasubserve dyan na nerve. So dyan titira natin ng 1cc at lalagay natin sa kung saan yung incision site para mabilis yung hiwa natin. Hindi na tayo mag-aantay ng effect. Yan, pinapalobo lang natin. Hindi na tayo mag-aantay ng effect ng betadine natin. Linisan. Nakabetadine na yan kanina. Pero dahil mag-i-incise tayo, so yun lang yung mga instruments natin dito. Sometimes hindi perfect. Dito lang kayo makikita na puro needle holder yung kaklamp natin. Supposedly, mosquito curve to. But syempre, alam naman natin na kung minsan sa provincial setting, ito yung natitira ang gamit. So what is important is sterile naman ito. Na-sterilize naman natin itong gamit. So ito na ngayon. Kaklamp ako sa takiliran. At ihiwa ako sa gitna. Dorsal incision gagawin natin. Hiwa tayo. Habang tinitingnan natin, habang binubuka natin. No? At yung yan hanggang dito lang banda dahil magre-retract yung skin. At dyan lumabas na. Siyempre medyo ano yun, hindi natin na betadine yun dahil sa loob. Betadine natin at ngayon kukompletuhin natin yung paghiwa ng dorsal slit. Yung inner mucosa ay kakat natin dahil mahaba-haba pa yun. Yun, nakikita nyo, dumidikit pa to. Toto, hindi pa los-los or lulos. So, i-blunt dissection natin, ganun. Then, a little cut. Then, bubuka na yan. Makikita natin yung edge. Itong edge na to. Then, gamitan na lang natin ng OS, please. Gloss. No? Gamitan natin ng gloss para ilos-los natin. So, ganito yung technique ko. Gaganito yung technique ko, ilayin ko dito, hawakan ko yung gilid, at yung kabilang pisngi, buburat natin. Yun! At makita nyo, merong smegma. So, yung smegma na yan, walang kawala yan, dahil tatanggalin natin yan. Alright? Tatanggalin natin yan. Yan. Tapos, kabilang side muli. Ganyan siya. Hug natin dito. Hug yung tagiliran. Hug yung pisngi. Yan, bubuka. Yan, yun na yan. Kita nyo ito. Yan, smegma yan. Or kupal. Ang tawag dyan, kupal. Kupal. Palpups. Okay, so malinis na. Wala ng kupal. Okay. So ngayon, yan na po. Finished product. Sanang tulina na. Susuture na lang dito sa tagiliran. Then, ayos na tayo. Okay? Ito yung suture natin. Gumamit ko ng Chromic 3O. Chromic 3O cutting needle para mas madali itagos doon sa balat. Okay? So, itong suture na to, ito yung suture na natutunaw. So, ang technique na, technique ko para hindi ako mawawala doon sa pag-suture site, eh ginagawa ko, hinihila ko muli. Basta ko makita ko lang saan yung inverted V na ginawa ko. So hilahin ko muli, makita mo ito yung inverted V. Ito yung kantong to, doon tayo kukuha ng unang, doon tayo unang titira, doon tayo magbabite. Yun. At hilahin ko pabalik, yan, para makita ko yung space. Itong space na to, kukuha ko dyan para sigurado ma-obliterate yung space.
So ang meaning ng obliterate ng space, hindi tayo magtitira ng third space. Kaya pag nagtira tayo ng third space, eh pwedeng panggagalingan ng pag-iipunan ng dugo doon. So kalalabasan nun, hematoma. Ayun natin magka-hematoma. That's, hematoma is a form of bleeding pa rin. So ngayon, yan. No? So bubuhol ko na. Itong tawag dito ay simple interlock suturing style. Okay? Yan. So square knot. Square knot tayo. Kung makita, madilim. Saan yung dulo? Yan ang problema ko dahil medyo matanda na tayo. Saan di ko makakita yung dulo? Ito yung dulo. Yan. Then of course, to complete the knot, square knot. Yan po yun. At ngayon, ay puputulin natin. Siyempre. So, dahil medyo hindi tayo, wala tayong oras ng panahon, dorsal slit lang talaga ang ginagawa natin. Dito para safe, kumukuha ako dito sa labas. Yan. Kita nyo may ugat. Babite natin yung ugat mismo, over the ugat. Kuha dito sa gitna para walang third space. At dito sa skin. Sa mucosa. Okay? So, yan po. Nalalabasan po niyan. May labas yung ating outside skin, inside skin. May expose outside. Yan naman po ang kahalagahan po ng tuli. Hala. Mawala yung dulo. Pasensya na po, ha? Dahil ako po ay madilim na ang lugar. Hindi optimum yung ating OR condition. Dahil nasa isang barangay po tayo ng bayan ng Tibuli, South Cotabato. Balak, sir. Ay, hindi. Tibuli na po ito. Tibuli na po ito. Kukuha rin ako dito. Nagkuha ako ng inner at siyempre yung mucosa. Tirahin ko rin, okay? Yun. Okay? So, pwedeng 3 to 5 suture ang ginagawa natin. Okay? Alright, so yun po. At halos tapos na tayo. Alright. Yun. Nandun na ang ating muntik na malapit ng finished product. At konting-konti na lang. Tanggalin na natin to. Para makita natin kung saan banda yung bleeder. No, tanggalin din natin ito. You'll see. Kung saan ang natitirang dapat pa isuture. Alright. So, inspection. Ito, mukhang open wound dito. Okay. So, mangyari, kuha niyo natin yung external skin. Okay, babite tayo dyan. Okay. So, babite tayo dito sa opposite side. Then, gagawa tayo ng medyo bulky, ano, bulky wing. para medyo may kaunting design. Yung skin na yan, sa ngayon mamamagayan. Pero sa totoo lang, after mga 2 weeks, completely mawawala yung maga. Ang kagandahan yan, pag wala ng maga, edi ano na, puro na yan balat. Pero yung balat na yan, hindi na gasing laki yan. Kasi mawawala yan ng blood supply. Ninipis po yan. Sa ngayon, makapal yan ang dating. So, pagdating ng araw, pag completely healed na, tulad nito, titira na lang tayo dito banda. Makabuka pa ito, makabuka pa ito. Kuha tayo dito. Alright. Itong gitna.
Alright. At yung outer skin. Okay. So, 3 layers po talaga ang sinusuture natin. Para walang third space. Because we can have what we call third space loss. And we don't want that. Dahil siyempre bleeding yan. Pangalawa, mas mahaba ang inflammation pag may third space loss. Okay? So, ito na. Tapos na tayo. Okay. Palagay ko, yun na po yung last suture natin. Dahil hindi naman gaano bleeder. So, ang next natin na move, i-inspect. Tingnan natin. Inisa natin ang betadine. Alright. So, tingnan natin kung ano nakaganda ang beauty. Okay, may bleeding ba? So, walang bleeding. Yan po. Yan po yung ating bagong tuli. Yay! Congratulations! Okay, bagong tuli ka. Congratulations, boy! Yan po ang ating finished product. Okay? Ayos! Sige, okay. Sa ikaw, ganun din. Okay? Ito ang ating patient. Okay? Peace bump pa. Ayos. Yan ang tunay. Ah, matapang na Pinoy. Matapang. Tunay na lalaki. Pwede ka na magkaroon ng syota. Ayos. Sige. Address na natin.